it's me again, Marinel Damativo, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ang gusto ko namang i-share sa inyo ay kung paano i-update ang ating mga ML Wallet account. So since meron na tayong new improved ML Wallet, so bago na, new version na yung ating ML Wallet app guys. So kung makikita ninyo, makukompare natin yung old at saka new version. So mas pinaganda at mas pina-enhance yung ating bagong ML Wallet app. So this is only applicable sa mga existing ML Wallet users. So yung mga dati pang gumagamit ng ML Wallet. So same sa akin is dati na akong gumagamit ng ML Wallet apps. So naka-old version pa yung sa akin guys. So dapat lang natin siyang i-update yung app at saka yung ating account, yung ating mga profile para ma-enjoy at magamit natin yung mga bagong features ng ML Wallet. So paano nga ba i-update yung ating ML Wallet at kung ano nga ba yung mga kailangan para ma-update ito at para ma-fully verified yung ating account? So, pinakauna is dapat lang natin magkaroon ng stable na internet connection. So, may wifi or mobile data. And number two is dapat mag-prepare tayo ng isang government-issued ID para maggamitin natin para ma-fully verify yung ating account. So, yun lang yung dalawa ang kailangan natin guys para ma-verify natin yung ating mga account. So, let's start na mag-update guys. So, ipapakita ko lang sa inyo yung old version. Ayan, ito yung old version ng ML Wallet guys. So, para ma-update natin yan, punta tayo sa Play Store. And then, isearch natin dito yung ML Wallet. Ayan. Tapos, i-click lang natin yung update. Para ma-update natin yung ating account. Ayan guys. So wait lang natin siya na mag 100% update. So ayan, update na siya. So i-click lang natin yung open. Ayan, nandito na tayo sa ating new version ng ating ML Wallet app. So, since meron na tayong account, click lang natin yung login at mag-login tayo dito gamit yung ating username at saka yung ating password. Ayan, so i-login lang natin guys. Ayan, we are requested to update our ML Wallet app. So, update lang natin yung ating password. Mag-create lang tayo ng ating password, minimum of 8 characters, at least one number and at least one special character. Ayan, update natin yung ating password guys. And then retype lang natin dito yung ating password and make sure na tatandaan natin yung ating password guys para ma-open natin yung ating account. And then i-click lang natin yung next. So next is update natin yung ating 6-digit transaction PIN. So, make sure na matatandaan natin to guys kasi ito yung gagamitin natin every time meron tayong mga transaction dito sa ating ML Wallet app. So, i-click yung submit and then mapupunta tayo dito sa ating personal information. So, i-update lang natin yung ating source of income. Fill up lang natin yan guys. Tapos, next is i-update natin yung ating nature of work. So, ayan. Pagkatapos, i-click natin yung next. Ayan, so address naman guys. So, yung address natin is dapat complete address yung ilagay natin dito guys. At dapat tama yung mga nakalagay or naka-fill up dito na mga details. So, ayan guys, submit. And then, pupunta tayo dito sa identification. Ayan guys, need natin na ng isang government-issued ID. So, i-capture nyo lang. Then, i-click yung use this photo. Pagkatapos, i-click yung next. At mapupunta tayo dito sa live photo. Make sure you are in a well-lighted area and position your face within the frame.
and then blink your eyes to take a live photo. So ayan guys, blink your eyes para ma-capture. Ayan, so i-click natin yung use this photo. Then i-click yung next. So ayan guys, thanks for updating your profile. Explore the new ML wallet now. So ito na yung dashboard natin guys. So ayan guys, ganun lang siya kasimple guys kung paano ba i-update yung ating mga profile at i-fully verify yung ating mga account. So I hope na nasundan niyo yung aking tutorial guys. So sa mga bago pala dito sa aking channel, please don't forget to subscribe. At paki-click na din yung notification bell for you to be updated on my next video. Thank you guys and enjoy using our ML Wallet app!